Hi guys! Alam nyo ba? Diyos ko! Hi nako! Alam nyo ba si Manny Pacquiao nagsisisi ngayon dahil daw bakit pumasok sa politika siya? Talaga ba? Nagsisisi ka Manny Pacquiao na pumasok ka sa politika? Totoo? Kaya tingnan natin, di ba? Basahin natin kung bakit nagsisisi si Manny Pacquiao, bakit? Ah, di ba? Pagustuhan mo yan eh. Ito ang sabi ni Manny Pacquiao. Ayan ang sabi ni Manny Pacquiao. Actually, nagsisisi nga ako bakit nakapasok ako sa politika dahil sinisira nila yung pangalan ko na dugo at pawis ang puhunan ko. Up! Talaga ba? Ano ka ba, Manny Pacquiao? Hindi ka naman talaga pinilit, di ba? Sino ba namilit sa'yo? Loko ako sa'yo. Grabe talaga. Wala naman ang sasabi na tumakbo ka sa ano eh, di ba? Pagiging presidente. At wala naman sinabi na pumasok ka sa politika. Ikaw lang naman nagdedesisyon sa buhay mo. Di ba? Bakit naubos na yung pera mo? Kaya pa ba? Ay nako! Diyos ko, magtatampo si Along Donicia kung sinampal ka ng kapag talo ka. Dahil naubos na ba? Alam mo, Manny Pacquiao, okay na yung pagiging senador mo eh. Pala absent, di ba? Okay sa kanila yung pala absent. Pero tatakbo ka sa pagiging presidente ng Pilipinas, sana isipin mo naman, Manny Pacquiao, hindi sa iyang posisyon na yan. Di ba? At alalahanin mo, di ba? Hindi lang dugot pawis ang puhunan ko, sabi niya. Hindi, pati pera mo sa politika, mauubos yan. Diba? Ikaw, Manny Pacquiao, huwag ka na magtaka dahil unang-una sa lahat, diba? Ikaw nagpresenta na tatakbo ka sa pagiging pangulo ng bansa. Pero hindi mo iniisip kung nababagay ka ba dyan sa posisyon na yan. Diyos ko! Kaya nga ang dami nagpapa-atras sa'yo ng mga tao, diba? Naakala nila eh, umurong ka na. Ngayon, nagsisisi ka ngayon. Alam mo, Manny Pacquiao, mas maganda, umalis ka lang hanggang maaga. Diba, si Marculeta nag-withdraw na. Ikaw pa ba? Siya, senador lang. Dapat nga, hindi ka qualified dyan eh. Tinanggap namin at naiintindihan ka, pero hindi ka namin iboboto. Dahil lahat ng mga nakikita namin, diba? Lahat ng mga nakikita namin sa'yo, hindi namin nakikita ang pagiging presidente mo. Ginagamit mo lang ang pera mo para, 'di ba, utuin ng mga tao. Pero lagi mong tatandaan, 'di ba, mag-withdraw ka lang, Manny Pacquiao, dahil unang-una sa lahat, Diyos ko naman. Nakakahiya. 'Di ba? Sabi ng iba, nakakahiya kung ikaw naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, 'di ba, sinisira ang pangalan mo. Hay. Totoo? Hindi kami yan. Ikaw ang nagsira sa pangalan mo. Diba? Ikaw ang gumawa ng mga salitang hindi naayon sa'yo. Diba, Manny Pacquiao? Kaya yung mga iba ay gigil na gigil, diba? Hindi namin, hindi pinilit ng sambay ng Pilipino na tumakbo ka. Desisyon mo yan na pumasok dyan sa sitwasyon na yan. Diba, sabi nga, hindi nauuna ang pagsisisi, laging nasa huli. Pero go lang, Manny Pacquiao. I-enjoy mo lang kung ano ang mga nararamdaman mo. Diba? Tugtog, tugtog, tugtog. Ganun na ba yung nararamdaman mo, Manny Pacquiao? Talagang sadya, talagang ganyan ang buhay. Hindi sumasang-ayon sa mga panapanahon. Diyos ko, yung mga sagot mo, di ba? Palagay ko naaalala mo yung mga sagot mo, Manny Pacquiao eh. Dahil unang-una sa lahat, ay, nakakaya. Dahil Manny Pacquiao, dahil totoo naman, nakakahiya naman, di ba? Kung ano yung mga pinapakita mo, di ba? Mag-withdraw ka na. Sayang ang pera mo. Diyos ko, ang dami nagsasabi, Manny Pacquiao, diyan mauubos ang pera mo. Di ba? Sinabihan ka na ni Boss Chabit, hindi ka naniwala. Ah, di ba? Diyos ko, grabe ang tawa ko. My God! Ngayon ko lang na naramdaman, alam nyo,
Ngayon ko lang naramdaman talaga si Manny Pacquiao na tipong antapang-tapang. Sige, amunin ko si Bongbo Marcos one-on-one debate. Maglapag kami ng plataforma. Laban ba? Diba? Lalaban ka ba? Diba si Leili naghahamon ng one-on-one? Diba? Pero late na, sana noon pa. Diba? O, Manny Pacquiao, kaya pa ba? Ha? Kaya pa ba, Manny Pacquiao, sa mga bagay-bagay na nararanasan mo, Manny Pacquiao? Ha? Mga bagay-bagay na nararanasan mo? Actually, Diyos ko, Manny Pacquiao, okay sana kung senador lang, pa ganun-ganun ka lang. Pa ganyan-ganyan ka lang. Pero ngayon, may pagsisisi na. Ano na naman yan? Diba? Alam mo, ang pera, nauubos yan. Hindi pang habang buhay. Lalo-lalo na, Manny Pacquiao, tumatanda ka na. Hindi ka na nababagay sa boxing. Doon ka nakilala eh. At doon ka sumikat dahil, diba, nakataya ang Pilipinas sa paglilingkod mo sa pangalan nila. Diba? Pero ngayon, tignan mo, diba? Bakit ka ba pumasok sa politics? Ayun ba yung tanong ko sa'yo? Diba? Diba? Bakit ka ba pumasok? Akala mo, kaya mo. Diba? Akala mo, kapag nagde-decision, ganun lang. Pag-aaralan ng maraming beses yan. Hindi ibig sabihin na kapag pumasok ka sa politics at naging senador ka, ano bang binigay na batas ni Manny Pacquiao? Parang wala ata akong natatandaan na binigyan ng batas. Naalala ko si Sanchi Villar yung tipong pinapapirma siya, ewan ko kung batas ba yun Sabi ni Sanchi Villar, huwag niyo akong idadamay dyan. Kayo nagpumirma niyan. Kaila lang. Kung idadamay niyo pa ako, hindi pwede. Ganun, galit na galit si Sanchi Villar. Diyos ko. Diyos ko! Sayang Manny Pacquiao diba? Kapag lagi mong tatandaan Manny Pacquiao, kahit wala ka sa ganyang posisyon, diba? Pwede kang tumulong. Tuwan-tuwa na nga sa'yo yung mga Pilipino dahil kahit papaano, naambunan mo yung mga tulong na dapat mo na ibigay sa sambay ng Pilipino. Diba? May pinapakita kang magandang puso, pero ewan ko kung halos lahat na tulungan mo sa lugar mo. Parang karamihan puro kamag-anak mo di ba? Oo. Kaya ang pinakamaganda niya Manny Pacquiao, mag-withdraw ka lang para kahit papaano masaya ang tao. Lalo-lalo na, di ba? Lalo-lalo na ikaw magiging masaya ka. Lagi mong tatandaan Manny Pacquiao, di ba? Yung ginagawa mo kapag natalo ka, mas masakit 'yun. Tapos ubos pa yung pera mo. O, ano bang pipiliin mo? Maubos ang pera mo o matalo ka? Pumili ka lang doon dahil ngayon ay ubos na yung pera mo Kapag mararanasan mo yung pagkatalo mo, patay! Masakit sa dibdib. Huwag niyo sabihin na kapag natalo kayo kayo mga nanonood. Diba? Huwag niyo sabihin na kapag natalo kayo, hindi masakit. Masakit yan. Iisipin, naku, saan ko kukunin yung pera na gasis ko? Diyos ko. Si Alon Denisha. Di ba? Sumisigaw na, paspas! Pera padala dito lang sa Palawan. XR. Ganon. Diba? Manny Pacquiao, ano naman sinasabi mo? Diba? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang lumaba, mauubos ang pera natin. Manny Pacquiao. Kaya yung mga iba dito, Diyos ko, lagi mong tatandaan, Manny Pacquiao, ang pagbabago hindi mula sa'yo. Diba? Kaya ang pinakamahalaga na lang, diba, Manny Pacquiao, mag-withdraw. Ayun lang talaga ang tamang paraan. Huwag kang magsisisi dahil pinasok mo yan. Panindigan mo, lalaki ka, diba? Nag-boxing ka, diba? Panindigan mo kung anong yung mga ginagawa mo, diba? Lalaki ka, maging totoo ka. Ginawa mo yan, panindigan mo. Maubos man ang pera mo, okay lang. Dahil masaya ka naman sa ginagawa mo. Dahil lahat naman kami, mga Pilipino, sinusuportahan ka naman. Pero hindi makukuha ang boto mo. Diba? Akala mo, ikaw lang yung pumapangalawa. May pumapangalawa. Si Lele. Diba? Si Isko.
Ikaw, 'di ba? Kaya malalakas ang mga ano ngayon. Malalakas yung mga kandidato ngayon. Hindi ka lang. 'Di ba? Hindi ka lang 'yon. Kaya lagi natin tatandaan, Manny Pacquiao, mag-withdraw. Dahil mauubos ang pera mo. Kailangan dapat, hanggang ngayon eh, hanggang May 9 eh, itigil mo na ang pagpapaprint mo ng ano mo. Diyos ko. Kaya Manny Pacquiao, good luck sa'yo. At lagi mong tatandaan, kapag man umatras ka, mag-aral ka. Dahil unang-una sa lahat, Diyos ko, nakikita ng mga karamihan Pilipino ay bobo ka. Kaya lagi mong tatandaan, may panahon pa, nag-aral ka nga ng 3 months na kahit may edad ka na. Eh di pwede ka rin na mag-aral kahit may edad ka na. Umpisa mo na sa kinder. Diba? Sa kinder hanggang, diba? Hanggang college. Ilan taon ka na kaya matatapos nun? Diba? Kasi yung mga sinasabi mo, kulang talaga na maintindihan ng tao dahil hindi talaga maintindihan yung mga sinasabi mo eh. Puro pag nanakaw kay ni Lele eh. Diyos ko, ang totoong presidente ng Pilipinas, kung tatakbo man kayo, ay talagang tapat kayo at walang paninira sa kapwa kung gusto ninyo ng magandang halalan. Walang paninira, laging ginagawa ay ilahad ang plataforma kung nagustuhan ng tao, edi unang-una sa lahat, ang mga taong, ay, ito, okay pala to, si Manny Pacquiao, ganito, iboboto ko to, naniniwala ako sa kanya. Hindi eh, paninira yung mga ginagusto ninyo, pati ni Lele. Ganyan ang mga lumalaban dito sa bansa, talagang marumi. Diba? Kaya lagi natin tatandaan para sa pagbabago ay mula sa tao at sa mga kandidato natin. Dahil, diba, sila ang pag-asa natin sa pag-angat. Pero yung mga pangarap mo dito sa bansa, Manny Pacquiao, ay suntok sa buwan. Diba? Hindi mo muna pinag-aaralan kung saan magmumula yung sinasabi mong pabahay at bibigyan mo mga pera mga tao. Diyos ko, ilulubog mo sa kahirapan ng tao. Diyos ko, lagi mong tatandaan yan, Manny Pacquiao. Kaya, ang pagsisisi ay simulan na. Naiintindihan kita ang pagsisisi kahit kailanman ay hindi na maibabalik yan. Kaya, Manny Pacquiao, good luck lalang sa May 9. Madodoble ang sakit kung hindi mo pa hininto. Diba? Binababoy daw yung pangalan mo. Hindi kami ang nagbaboy sa pangalan mo. Ikaw ang nagbaboy dahil napakabobo. Diba? Pinakita mo kung anong uri ka ng tao. Diba? Para manalo ka lang, pumapasok ka na sa mga maruruming gawain. Pumasok ka sa mga mabubuting plano dito sa bansang Pilipinas, hindi yung ano-anong kinukuda mo dyan. Kaya kay lahat, diba? Bago gawin, pag-isipan na mabuti, huwag kayong gagaya dito kay Manny Pacquiao, nagsisisid, bakit daw siya pumasok sa politics? Dahil ubos na yung pera mo. Ha? At ubos na. Ubos na talaga yung may pera ni Manny Pacquiao. Diyos ko, kawawa naman si Manny Pacquiao. Kayo mga followers ko, kapag natalo si Manny Pacquiao, ha? Ambagan kayo. Parang nauubos na, galit na si Alon Donicia. Sa pera na yan, Diyos ko. Ang daming-dami na talagang bulsa na nagagamit ni Manny Pacquiao. Kaya good luck, Manny Pacquiao, di ba? Alam mo naman kung mananalo ka o hindi, di ba? Una sa lahat, kung naglaban kayo ni Isko o ikaw eh, ang mananalo palagi ko si Isko. Pero kung kapag man kayong tatlo ni Lenny, Isko, Manny Pacquiao ang lumaban sa pagiging isang presidente, ewan ko lala kung sino mananalo. Diba? Si Isko, hatakan. Si Lele, hatakan. Ikaw, Manny Pacquiao, palagi ko wala nang maibubuga ka na pag nanako sa mga Marcos ay yung lagi mong inaano eh, diba? Ano na naman kayong sasabihin mo sa dalawa kung kayong mga kalaban mo. Kaya, kayo lahat, diba? Manny Pacquiao, good luck. At kay Alon Donicia, paspas! Dito lang sa Padarang Palawan, diba? Paspas! Diba? Kaya yung mga Jay Puyeters, madami, ang galing mo, pa-shoutout naman, diba? Kaya lagi ninyong tatandaan, Marie Eliaga Karasin, pa-shoutout naman. Oh, shoutout to you, nambonggambonga sa inyo. Huwag kayo, diba? Huwag niyong gagayain si Manny Pacquiao, ngayon nagsisisi na. Dahil, bakit pumasok pa siya sa politika? Diba, Manny Pacquiao, good luck. Happy trip.